ka bang mga katanungan sa ating pananampalatayang Katoliko? Huwag ka nang mag-alala dahil ika'y sasagutin ng Punto por Punto. Magandang araw mga kapuntos. Welcome naman sa ating Punto por Punto. At may kasabayan po tayo, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. At kasama natin muli si Kapuntos Brother Francis Pilinio at Brother Edgar Laugan. Atin muna siyang pakinggan sa mga katanungan na dala-dala niya. Magandang araw, Father. So, mayroon tayong katanungan. Galing po ito kay Cyrus de los Santos. Saan po daw pupunta ang kaluluwa ng tao pagkatapos na mamatay? So, magandang katanungan yan. At ito po ang ating paglilinaw. Atin mo lang babasahin ang pahayag sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Ito ang nakasulat, kapatid. And the dust returned into its earth from whence it was, and the spirit returned to God who gave it. So, kita ninyo mga kaibigan, ang ating katawan ay babalik sa lupa. Pero meron tayong kaluluwa, Brother Edgar, na babalik ito sa Diyos. Yes. At itong kaluluwang ito ay haharap sa Diyos. Atin mabasahin muna ang Hebrews chapter 9 verse 27. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So, right after pala sa ating pagkamatay, ay haharap ang ating kaluluwa sa hukuman ng Diyos. Amen. At kapag lahat ng mga kasalanan mo ay napatawad na dito ka pa lang sa lupa, diritso ka na doon sa langit. At inunang mabasahin, Brother Edgar, ang John chapter 3, verse 16. Ito ang nakasulat. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang linaw po, saan pupunta yung mga tao na nagpapatutuo sa ating Panginoong Hesukristo at napatawad na ang kanilang mga kasalanan, makatanggap sila sa buhay na walang hanggan. Pero Brother Edgar, yung mga tao, Brother Edgar, na hindi nagsisisi, nagpatuloy sa kasalanan at walang pagsisisi sa kanilang masamang nagawa, saan ba sila pupunta, Brother Edgar? Ating mapasahin ang Matthew chapter 13 verse 50. At ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. So, ating napakinggan na doon sila sa naglalagablab na apoy. No, sa impyerno. Sa impyerno. Doon po papunta ang mga kaluluwa na hindi nagsisisi sa mga kasalanan dito na nagawa dito sa lupa. Dito sa lupa. At meron ding mga kaunti, maliit na mga kasalanan. So, hindi naman dapat equal ang parusa nito. Kung malaki yung kasalanan mo, malaki din ang parusa. Kung maliit ang kasalanan, maliit din ang parusa. Amen. May pangatlong dimension, Brother Ringgat, na pupuntahan ng kaluluwa kung ang kaluluwang ito ay maliit lang ang kanyang kasalanan. Atin muna mabasahin, Brother Edgar, ang Luke chapter 12 verse 48. Ito nakasulat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami.
at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. So, sa binabasa natin, Brother Igar, yung maliit lang ang nagawa na kasalanan, maliit din ang parusa. Kapag malaki ang kanyang kasalanan, malaki din ang kanyang parusa dahil ang Panginoon pala ay hustisya. No? So, yan po ang ating makikita sa Luke chapter 12 verse 14. So, hindi man nagsama ang kasalanan. Mayroong maliit. Saka mayroong malaki. So, mayroong mortal and venial sin. No? Hindi magkatulad ng dilika. Yes. No? At saan ba pupunta yun? Atin mo na mabasahin ang 1 Pedro 3:19. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. So, sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo ay pumunta siya sa mga imprisoned spirit, mga espiritong nabilanggo. At ito po ay hindi lugar sa langit dahil ang langit ay hindi po bilangguan. Hindi bilangguan. No. At hindi din ito impyerno dahil ang impyerno totoong bilangguan pero hindi na pwede mapangaralan. No? So, mayroong isang state of life na hindi langit, hindi din impyerno. Ang simbahan po ay tinatawag ito ng purgatorio. At itong lugar na ito ay para sa mga kaluluwa na mayroong maliit na kasalanan na hindi na bigyan ng kapatawaran. Na dapat dapat doon ay bayaran lahat ng mga pagkukulang niya sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao. At meron tayong malaking obligasyon sa kanila. Dapat natin sila alayan ng mga dasal. Yeah. At meron ba yan? Sa banal na kasulatan, nakasulat ba yan? Atin muna mabasahin ang 2 Maccabees chapter 12 verse 45. Ito nakasulat, kapatid. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nanatiling maka-Diyos ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. So, kita ninyo mga kaibigan, si Judas Maccabeo pala ay nag-aalay ng isang handog. Ang handog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Patawarin. So, yung mga nandun na sa impyerno, hindi na yun mapatawad eh. So, yung din na sa langit ay pinatawad na yun. So, meron palang isang lugar, no? Isang state of life na dapat sa pamagitan ng ating handog, pamagitan ng ating pag-aalay na dasal, ay kanal ng mga kasalanan ay mapatawad. So, tatlo po ang mapupuntahan sa kaluluwa pagkatapos mamatay. Either langit, impyerno, at saka purgatorio. Yan po, Brother Edgar, ang ating punto por punto na sagot, Fighting Maria, the taxi with a humble life.